Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonate, guys. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa inyo. Okay, kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito. At hindi si air sign, so bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwedeng maging ito yung person mo, air sign, at hindi ikaw. Yeah. Kung hindi ka makaresonate, okay lang yon. May ibang videos pa tayo. Pakicheck na lang, maaaring yung reading para sa'yo ay nandyan. Or maybe next time, makuha natin yung energy mo, okay? Yeah, please feel free to like and comment sa pinaka-video na ito. Ma-appreciate ko po yon, okay? So yeah, last shuffle na lang po. Magsimula na tayo. For personal reading and our other details, other channels, check nyo na lang po dyan sa description box. Okay, so let's start your reading for air sign. Kunin natin yung main energy mo. Okay, your main energy is the chariot. What's with the chariot? The chariot, the hanged man, and the long major arcana agad. And then the six of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer energy. Okay. Bottom of the deck is the Eight of Cups. Okay, I feel like meron kang binubuo na something. Pwedeng growth regarding money. Or pwedeng may increase or promotion na nangyari sa iba sa inyo. I can see a lot of growth pagdating sa money. Pwedeng may mga project ka ngayon. May iba sa inyo, you're thinking about your future. May mga ideas ka or mga gusto kang gawin. Could be an artistic ideas na nakikita sa'yo, or buuin, could be a project, within the home, no? Yung iba gusto mong gumawa ng ganito, ganyan, and, yeah, yun yung nakikita natin. With the chariot, I feel like, yung iba sa inyo, possible na, you're thinking about travel, kung iba, yung iba naman, pwedeng hindi travel yun, pwedeng may kinalaman lang sa, movement na ginagawa mo. Sa ngayon, meron ka mga bagay na hinihintay, and may pag, I feel like, pagdating sa person mo, lumalayo ka pero at the same time, may paghihintay kang ginagawa sa kanya. Okay? Yeah, that's your main energy. So, sino ba itong person na kakonect mo for our air sign? You're still hanging on with the hanged man. Part of you, pwedeng ikaw ay lumalayo, umiiwas, pero nagkakaroon ka pa rin ng pag-i-expect. Hindi ka nga lang gumagawa ng movement kasi as much as possible, you want to be more successful muna. Maybe yung iba sa inyo, ayaw mo muna mag-focus sa love, sa relationship, or commitment. Ayaw mo muna. Gusto mo mag-focus sa sarili mo, pero at the same time, part of you naghihintay. Okay? So, who is this person that you're dealing with? The Ace of Cups is here. What's with the Ace of Cups? The Six of Cups. This person really do loves you. Pero, maybe this person is not talking. Hindi lang niya sinasabi or hindi siya nakikipag-communicate with the Eight of Swords. Pwedeng stuck itong person na ito or hindi talaga siya nag-open up sa'yo. The Six of Cups is could be someone from the past. Okay, could be a Cancer, Scorpio, or a Pisces. And this could be an ex para sa iba. Nakikita natin with the Tower, pwedeng nagkaroon ng ending sa inyo. Or just a past person, you know. Ang malaking paghanga sa inyo itong person na ito. It's just that, yeah, there's a soulmate energy para sa iba. Kaya lang yung iba pwede kasing may distance or yeah, pwedeng may sitwasyon dito na kaya hindi niya mai-open ang sarili niya sa'yo. Pwedeng yun nga. Yung iba pwedeng distance yun kasi ang hirap mag-open pag hindi personal eh. Hindi niya malaman kung ano yung reaction mo and yeah. So, let's move on to your thoughts. Ano mga nasa isipan niyo ng person na ito? Wait lang guys. Sorry, medyo malaki kasi yung ating cards ngayon. So, medyo nahihirapan ako siyang i-shuffle. But anyway.
Ano mga nasa isipan niyo nitong person nito? Yung iba pwedeng new person ha, pero mas nakukuha ko kasi yung past energy. Pwedeng if this is a new person, meron siya mga pinagdaanan. Like break up na hindi masyadong maganda, kaya pwedeng medyo mas nag-iingat siya ngayon pagdating sa pagpasok sa pakikipagrelasyon or pakikipagflirt. Hindi mo na agad-agad, kaya hindi siya nagiging open sa'yo. Okay? So ano nasa isipan ninyo nitong person na ito? You dover the Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Yeah, yung iba sa inyo, you're just waiting for an offer. Yeah, the Temperance card is you're patiently waiting, Sagittarius energy. Pwedeng you do like this person, gusto mo rin. Kaya lang, you're waiting for a new beginning sa inyong dalawa nitong person na to with the Ace of Wands and or naghihintay ka na siya yung maging mas open sa iyo kasi maaaring willing ka naman i-work things out. Willing ka naman to work things out dito sa connection with mo, with your person kasi interested ka rin sa kanya. Yung iba may pagmamahal na nararamdaman or pagkagusto. Okay? Kung umiiwas ka man kasi gusto mong gumawa siya ng action para maramdaman mo or malaman mo kung talaga bang siya ay sincere. Okay? So, ano naman nasa isipan ng person mo? The Two of Cups is here. The Nine of Coins. The Knight of Swords and then the Nine of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces energy. We do have here the Fountain. Yeah. A very beautiful card. Nakikita natin itong person na ito. I feel like gusto niya na relationship sa'yo. Ito iniisip niya. You know, this person is actually thinking about relationship. Having a commitment or relationship with you. With the Nine of Coins, pwedeng ino-open niya lang ang sarili niya sa'yo. And just in case magkaroon ng opportunity, I am very welcome. Kumbaga, I am really welcoming you in my life. Welcome ka sa buhay nitong person na ito. And with the Knight of Swords, your person is kailangan nga lang niya malagpasan yung kanyang fear, yung kanyang takot. Possible pagkatorpe, no, dito nga. Kasi hindi siya talaga makagawa ng actions kasi natatakot siya, nahihiya siya, meron siya mga insecurities. Okay? And at the same time, gusto niya ng relasyon or connection na ito, ang dami lang talaga niyang insecurities. Okay, so let's move on to your emotions. I feel like this is you if you are asking yourself or, you know, maybe sa prayers mo, tinatanong mo, makakahanap pa ba ako talaga ng love? Or makakahanap pa ba ako ng true love or love life, you know? Yung iba sa inyo, pwedeng, maybe hindi naging maganda yung mga past mo or kaya mo nasasabi yan because yung iba sa inyo, tagal mong single, okay? Pero take only what resonates, guys. Actually, you're waiting for this person eh. So, emotions. The Ace of Wands. The Hierophant. You're very peaceful, tahimik, kalmado. Yun ang energy na kukuha ko sa'yo. Whatever new beginning ang pinagdadaanan mo ngayon, masaya ka, okay ka, contented ka. And parang maaluan, masarap, kumbaga fresh ang energy. Why? Kasi you are actually a person na malakas ang iyong spiritual knowledge. Yeah, you do have your discern. There's a lot of happiness here. Masaya ka lang. Nagre-remain positive. Positibo ka lang. Maybe because of the environment na kung nasaan ka ngayon. Masaya ka kung nasaan ka ngayon. Peaceful lang, tahimik lang, walang magulo. Okay? So, yeah, yun yung pinaka-emotions mo ngayon. So, how about your person? Emotions ng person is the Tower, the King of Coins, and one more card, the Judgment. Okay, your person is currently facing his or her karma. Sabihin na natin hindi kasi sa pera okay naman eh. You're dealing with a person who is very stable, madiskarte, magaling pagdating sa pera. Okay, and pwedeng matiisin siya, marunong siya magtiis. Ang problema dito sa person mo ngayon, sa kakatago niya ng kanyang emotions, hindi tuloy alam ng ibang tao yung mga pinagdadaanan niya with the Tower na possible may mga nag-end sa kanya rin. Now, pwedeng may kinalaman din sa business, money, whatever, pero sabihin na natin nag-end man yun, stable pa rin naman siya. Kaya lang, dahil doon, nagkakaroon siya ng mga problema
which is hindi niya maipakita sa iba, kumbaga sinasarili niya yung problema. Ang tendency itong person mo is not very happy at all. Feeling niya mag-isa siya. Well, paano siya tutulungan ng iba kung siya mismo ito na dinidistansya ang sarili niya sa kanila? Maybe friends or family. So, ganun ang energy ng person mo. Medyo parang natatamlayan siya ngayon, nangihina, parang feeling niya mag-isa lang siya. Well, hindi kasi siya open. So, what will happen in the near future for the both of you? The Two of Coins, you do have a lot of priorities in the near future. The Lovers is here. And then the Knight of Wands. Okay, someone is going to come. Papunta sa direction mo. This is... sorry, this is the Knight of Wands and King of Wands. This person na paparating sa buhay mo could make an action. Actually, hindi siya person na mag-o-offer ng love or whatsoever eh. Action siya. Kung action talaga itong person na ito. Sabihin niya agad sa'yo, gusto kita, ganyan. Maybe napakabilis para itong... Yung pagdating nitong person na ito is masyadong mabilis. Okay? Kasi wala siyang pasikot-sikot. Kung ano yung gusto niya, gagawin niya. Or possible na nandun yung development agad ng connection ninyo na kahit hindi siya magsalita, nafo-fall ka na pala. Na marirealize mo na lang, ay nagugustuhan ko na pala itong taong to. So, yeah. And that could lead into relationship and masayang connection. Ano? Yun nga lang, medyo may bilis akong nakukuha dyan. So, pagdating sa person mo, we do over the Three of Swords, of course, your person would not be happy dahil sa news na ito. Kasi nga, malaki yung paghanga niya sa'yo or pagmamahal na nararamdaman niya. So, hindi siya matutuwa sa pagdating nitong taong to. And then we do have here the Queen of Cups. There's a lot of love here. Kaya lang, possible na mabalitaan niya regarding the new person. And ito yung ikasakit ng damdamin niya. The Seven of Swords is here. This is your person collecting his or herself. Pwedeng kinokollect niya o inaayos niya yung kanyang sarili. Masyadong magulo yung kanyang isip at ang kanyang emotion. Yeah, the Six of Coins is here. Sobrang hirap, sobrang bigat. Okay, sobrang hirap, sobrang bigat. Parang I want you in my life. Kaya lang, ang hirap. Kasi ang hirap i-present ng sarili ko sa'yo. Medyo ang energy ng person may sobrang low. Okay, kumpara sa'yo. So, yeah. New relationship is coming or new person is coming and hindi matutuwa yung person mo sa pagdating nitong taong ko. Thank you for watching. I love you all. Sana po nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo, Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign, Philippines. So mga hindi pa nakaka-check ng ating description box, paki-check na lang. Nandyan po yung details para sa personal reading. I love you all guys. Please do leave a like and comment dito sa video na to. Ma-appreciate ko po lahat ng yan. I love you all guys again and bye-bye.